Hello mga kachan, ngayong araw na to isa para sa akin is mahalaga tong araw na to kasi ngayon na natin ma-re-receive yung second dose natin. So ang schedule ko is 3:30 pero pupunta tayo ng last dose pa lang mga kachan. Pupunta tayo dun sa vaccination center ng ngayon na. So 30 minutes ang biyahe dun. 3:30 yung schedule ko pero mas maganda maaga para makita natin yung lugar kasi hindi natin kabisado. So mga kachan, ulitin ko lang, ang first vaccine ko na na-receive is AstraZeneca. So dito sa Saudi Arabia, minimix na yung vaccine. So pinag-aralan naman ng mabuti yan at na-aprobahan. So karamihan ng second dose ngayon is iba na yung vaccine. Ang first vaccine usually na nare-receive is AstraZeneca. Then second dose is it's either Pfizer or Moderna. So yung sa schedule ko, ang nakuha ko is Moderna. So alam naman natin yung Moderna made in America, made in US. So ang efficacy rate niya, ayokong sabihin kasi hindi ako sure. May nagsasabing 95 above, 97, above 90. So ang mahalaga, mabaksina na tayo mga kachan, para talagang iwas COVID na. Kasi magwa 1-year anniversary na rin na may COVID ako. Kasi nagka-COVID ako last year is August 5. Okay, mga kachan, August 5, 2020 ako nagka-COVID. So mga kachan, talagang nagpapasalamat tayo sa government ng Saudi Arabia dahil nga sa mabilisan o pangmalawakang pagbabaksin dito ng mga citizen nila at syempre yung mga expatriate. So walang discrimination dito sa bansa na to, talagang mag-online registration mga kachan. Talagang napaka sistema nila sa pagdating sa mga ganito, kaya na-control siguro nila yung corona dito sa kingdom, kaya medyo malaya na kami na nakakagala, nakakapunta sa kung saan-saan basta may minimum health protocols tayong dapat sundin. At saka dala-dala natin lagi yung health passport natin na kung saan nakarecord doon kung vaccinated na tayo o hindi. Kasi may mga establishment dito, hindi pinapapasok kapag wala kang first dose of vaccine. So dun din sa application na yun or system, makikita nila yun sa cellphone mo pag pinakita mo kung vaccinated ka na, infected ka o hindi. So basta nakarecord lang yan sa hospital at sa Ministry of Health, talagang mag-a-appear yan dun sa health passport mo at dun sa system na nakapasok dun sa cellphone natin, na kung tawagin is tawakal na. So mga kachan, makaka-receive na tayo ng second dose. Maraming salamat sa gobyerno ng Saudi Arabia sa pangmalawakan ninyong vaccination dito sa kingdom. So uhupa-tuhupa na inshallah ang corona dito. So sana sa ibang bansa din, lalo na sa Pilipinas, is maging maayos na rin. Magkaroon na rin ng sapat ng mga vaccine doon para talagang makapag-vaccine na ng pangmalawakan. So mga kachan, susubukan natin ang Moderna vaccine. Babalikan ko kayo. Mga kachan! Kachan! Tayo! Kamusta kayo dyan mga kachan? Ngayon pupunta na tayo sa ating schedule for vaccination para sa ating second dose mga kachan. So magandang balita to, nakakuha na rin tayo ng schedule natin para makapagpabaksin tayo mga kachan. Kasi nagkaroon tayo ng COVID noon, so dito sa kingdom, inuuna nila yung mga walang COVID na magkaroon ng vaccination at second dose at saka yung mga matatanda. So after nung first dose ko, so dahil nagka-COVID ako, nakakuha lang ako ng first dose. So after 4 months or 5 months, nag-open na rin yung schedule para makakuha ako ng second dose. So sa second dose ngayon, pwede kang pumili AstraZeneca, Pfizer or Moderna. Sa kinasamaang palad mga kachan, medyo mahirap nang kumuha ng schedule para sa AstraZeneca kasi hindi
sure kung nagkakaubusan o ang available lang talaga sa ngayon is Pfizer and Moderna. And napakahirap magpabook ngayon ng schedule kasi halos lahat ng tao talaga nagpapabook na. Open na lang po lahat magpa-schedule online para sa second dose, talagang mass vaccination na talaga. Kasi darating at darating yung time na maghihigpit na rin yung government, kailangan na para makapasok ka sa mga establishment is magkaroon, meron tayong second dose. Pero as of now, wala pang ganun kasi patuloy pa rin ang pagmamass vaccination dito sa kingdom. So, sunod pa rin tayo, nakakuha na tayo ng book schedule. So, talagang napakaswerte natin mga kachan. So, i-grab natin tong opportunity na to na pumunta na tayo sa vaccination center. So, ano ba ang ating makukuhang bakuna para second dose? Ang makukuha kong bakuna mga kachan is Moderna, made of America. So mga kachan, first dose ko is AstraZeneca, second dose ko is Moderna. So mga kachan, titignan natin, sana mas okay yung side effect niya, huwag tayong lagnatin, huwag tayong tawag doon headache, wala naman sana. Katulad ng AstraZeneca, medyo nagkasakit tayo ng buong araw. Okay? So bakit nga ba magkaiba na yung doses niya? So talagang pinag-aralan to ng mabuti ng mga ministry at mga talagang mga doktor o yung mga spesyalista dito na pwede nang i-mix ang vaccine. So it's either makakuha ka ng first dose ng AstraZeneca and second dose ng Pfizer, or first dose ng AstraZeneca and second dose is Moderna. So mga kachan, marami na rin nakakuha ng Moderna dito sa kingdom, lalo na yung Pfizer. So maswerte na talaga tayo at pinagkalooban tayo ng ganitong benepisyo dito sa kingdom. Kasi tingnan mo naman yung mga ibang bansa talaga is talagang naggagahol or nakukulangan sa mga vaccine. At hindi pa bumababa yung corona dun sa kanilang bansa, lalo na sa Pilipinas. So sana maging maayos na rin yung bansang Pilipinas para makapagbakasyon na kami mga OFW dyan mga kachan. Sundin natin din yung minimum health protocols dyan sa Pilipinas, kasi nakadepende sa inyo mga kachan ang pag-uwi namin at pagbakasyon kung hindi kayo susunod, at patuloy pa rin tumataas ang cases natin dyan sa Pilipinas. Alam na nga natin na kulang pa ang vaccine, hindi pa ganun kasapat, at hindi pa tayo natuturukan dyan sa Pilipinas ng complete doses, hinay-hinay lang tayo sa pagpa-party mga kachan. Kailangan sundin natin ang health minimum protocols mga kachan, kasi nga talagang nasa disiplina rin yan. Tingnan nyo dito mga kachan, dito sa kingdom talagang napakahigpit, pero open na po lahat. Makikita nyo sa mga vlog ko, yung mga pagpunta sa restaurant, pagta-travel, paggala, pag-shopping, open na po sila lahat. Pero meron tayong tinatawag na minimum health protocols, mga kachan. Mask talaga. So mamaya tayong magmamask, nasa loob naman tayo ng kotse mga kachan. At meron tayong mga safe distance sa mga ating kasamahan. At meron siyang minimum na capacity, crowd capacity o customer capacity sa restaurant at sa isang establishment. At talagang mabigat ang penalty mga kachan kapag nahuli kang walang mask na naglalakad ka dito. So mga kachan, kaya ganito kaganda dito sa kingdom. Talagang nasunod ang mga tao, takot talaga. Hindi lang sa corona sila takot, takot din silang mahuli at magkaroon ng penalty ng 1,000 real kapag wala kang mask. So aabot yan mga kachan. Kung ang palitan sa peso, isabi na lang natin 12 real. So 12 pesos equivalent to 1 real. So kapag nahuli ka ng mga police, so aabot ng 12,000 pesos mga kachan ang iyong babayaran. Diretso yan sa iyong ikama, resident identity, kung tawagin dito sa kingdom.
So magte-text sa'yo yan na may penalty ka na dapat mong bayaran, mga kachan. Kung hindi, talagang patuloy siyang lalaki at mahuhod ka sa immigration. So ganito katindi ang rules dito at pagpapanukala ng batas dito sa kingdom. Kaya talagang nasunod naman yung mga tao. Merong mga pasaway, pero hindi katulad dyan, katulad sa ibang bansa at lalo na sa Pilipinas, kung gano'n tayo pasaway dyan sa Pilipinas. Alam na nga nating may COVID, alam na nating may pandemic, patuloy pa rin ang bidyoke, patuloy pa rin ang pagtatagay, patuloy pa rin ang pagtitipon-tipon, patuloy pa rin yung party-party, di ba? Parang hindi natin iniingatan ang mga sarili natin, mga katyan. Alam mo, dyan sa Pilipinas, mga katyan, ang unang mamamatay dyan, hindi yung sarili natin, kundi yung bulsa natin. Alam na nga natin, talagang matindi ang singil dyan. Dito sa kingdom, may mga insurance tayo, dyan PhilHealth lang. Diba? Okay ang PhilHealth. Ang yung PhilHealth, okay naman yan. Ang problema dyan, talagang malaki rin ang sinisingil ng ospital dyan kapag talagang na-hospitalize tayo, mga katyan. Kaya, ingatan na rin natin ang kalusugan natin at ang bulsa natin. Kung makakatiis tayo na talagang sa bahay lang tayo, sundin natin ang gobyerno dyan sa Pilipinas, mga katyan, bababa at bababa ang cases dyan. Dito sa kingdom, hindi umabot 10,000 one day ang corona dito. Ang pagkakaalam ko lang, kung marerecall ko, sana tama ako, umabot yata ng 5,000 in a day, pero hindi siya umabot ng sobra. Pero napaka-ikling panahon lang yun, yung 5,000. Bumaba siya ng bumaba, mga katiyan, kasi nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng talagang matinding pagpapanukala ng mga batas dito. At saka mga checkpoint talaga. Hindi ka talaga makakalabas. Kaya mga katiyan, hanggang wala pang vaccine dyan at hanggang hindi pa tayo natuturukan dyan, mga katiyan, sa Pilipinas, please lang, maging disiplinado at responsable tayo, mga katiyan. Tigil muna natin ang party-party, mga katiyan, kasi hindi pa tayo vaccinated. Diba? Alam naman natin dyan sa Pilipinas, kulang na kulang pa ang vaccine. At itrato natin, ang COVID ay napaka-critical na sakit yan, mga katiyan. Dahil nasubukan ko na yan, huwag nating isipin na baliwala yung COVID na yan, mga katiyan. Wala yan. Iniisip ninyo, hindi ako tatamaan yan. Ano yan, malakas ang pangangatawang ko, sanay ako sa dumi, sanay ako sa hirap, hindi ako maarting tao, umiinom akong vitamins, kumakain ako masustansya ng mga pagkain. Hindi, mga katiyan! Talagang pag tumama sa'yo, tatama sa'yo, mga katiyan. Kaya mag-iingat tayo. Kaya ngayon, mga katiyan, ang hirap umuwi ng mga OFW dyan sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Puno pa rin ng mga hotel. Laging nakakancel ang mga flight ng mga magbabakasyon at mga exit dito. Diba? Siguro dahil na rin sa mga pasaway, mga katiyan. Diba? Mga katiyan! Tara! Sisimulan na. Don't take me with you. Ano, no, without you. Only vaccine only. Haram. Not allowed. Not allowed. Haram, haram. But those people, ala tol posting Facebook siya, that is... Yeah, map it. You can see? Yeah, I can see the... What is it? Yeah. Like this. Might be painful, brother, huh? No. Oh, I'm scared. Yeah. I'm scared in needle. thank you, Saudi Arabia, for giving us free vaccine. Philippines, problem. Okay, yeah, dahil mo. Oh, patir. Oh, very soft. Yes. Aywa, syukran. Mga katiyan, tapos na tayo mabaksinan. So, mag-intay tayo ng 15 minutes kung okay. Moderna yung sinaksak sa atin, mga katiyan. So, uwi tayo mamaya after 15 minutes.